kaawaan, O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkalomong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob na muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol. Nang bugbugin nila ako, hindi ako kumibo. Nang ako'y kanilang insultuhin, pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ay magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahasbang maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin.
Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak ang paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inaasahan kong habag ay mawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko at pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo na po ang lahat. Sa'yo, Panginoong Jesucristo, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo, nagpupuri kami sa'yo. Ari namin, Jesucristo, masurin kang Kordero sa katubusan ng tao. Hain sa krus ang buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaganda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Punta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanya ganito ang ipinasabi ng guro, malapit na ang aking oras, ako at ang mga alad ko sa bahay mo'y kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inianda nilang hapunang Pampaskwa. Nang gabi ding iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa-isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok
ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, Ikaw na ang nagsabi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Pinabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Gaano natin kamahal si Jesus? Ano ba talaga ang halaga niya sa ating buhay? Siguro nga po mga kapatid, kung sasagutin natin ang tanong na yon, sa unang kabig, sasabihin natin, mahal natin si Jesus sa Sareno. At sasabihin din natin, napakahalaga ni Jesus sa Sareno sa ating buhay. Baka nga sabihin ng iba, walang katumbas, walang kapares si Jesus sa ating buhay. Talaga nga po ba? Gaano talaga natin kamahal si Jesus? Ano ba talaga ang halaga ni Jesus sa atin? Ngayong araw, bago natin simulan bukas ang tatlong araw na pinakapuso ng mga mahal na araw na ginugunita natin ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno, ipinarinig sa atin ang isa sa mga alagad, isa sa pinili, isa sa pinagkatiwalaan, isa sa kasakasama ni Jesus, si Judas. At siguro nga sa unang kabig, pag si Judas ang tinanong, sasabihin niya, mahal na mahal niya si Jesus sa Sareno. Mahalaga si Jesus sa Sareno. Pero nang dumating ang oras ng tukso at pagsubok, nasubukan, gaano ba talaga niya kamahal? Ano ba talagang halaga ni Jesus? At nakakalungkot, nung inalok siya ng mga pari, 30 pirasong pilak. Sa Eksodo, ang halagang ito ay ibinabayad kapag daw kung merong kang hayop na nakapatay, halimbawa yung baka mo nakatugis ng isang alipin, napatay ang alipin, kailangan mong bayaran yung amo ng alipin ng 30 pirasong pilak. Sa makatuwid, halaga ng alipin ito. Ang ipinagpalit kay Jesus ni Judas ay halaga lang ng isang alipin. Hindi man lang siya humirit pa nung sinabi ng mga punong paring 30 pirasong pilak.
Di man lang siya nagsabing, pwede bang itaas ng konti? Siguro, iba sa atin, di ba? Pag nagdala ka sa sanglaan at tinuring yung relo mo o singsing mo, hihirit ka pa at sabihin mo, taas-taasan mo naman ng konti. Pero si Judas, hindi man lang siya nakiusap, taasan mo man lang ng konti. Sikat yan eh. Nagmimilagro yan. Kontento na siya sa ganung halaga. Nakakalungkot. Sabagat sa bandang huli, hindi pala niya mahal si Jesus. Bakit? Mura lang niyang ipinagpalit si Jesus. Ang ganda sa wika natin, kitang-kita mo talaga yung magkabaliktad. Kapag hindi mo mahal, kapag hindi mahal, ano raw yun? Mura. Kaya nga, di ba, sinasabi natin, kapag galit ka sa isang tao, anong ginagawa kadalasan ng iba, kahit nasabihin mong deboto pa, minumura ang isang tao. Aminin mo man o hindi, ibig sabihin nun, hindi mo siya mahal. At hindi mahal ang turing mo sa taong iyon. Pwede mong sabihin, mahal ko ang mga anak ko, pero kung kaya mong mura-murahin ang anak mo, ang magulang mo, ang kapwa mo, hindi mo talaga siya mahal. Mura nga eh. Ang daling intindihin, di po ba? Pero, pag totoong buhay na, hindi natin napagtatanto ang pagkakatumbas ng mahal sa mura. At mga kapatid, hindi mo rin kailangang pagsalitaan ng masakit o masama ang kapwa mo. Pwedeng hindi mo siya sinasabihan ng masakit na salita, hindi ka nag-PPI. Pero, kung hindi mo rin siya pinapahalagahan, katulad ng ginawa ni Judas, para mo na rin siyang minumura. At nakakalungkot, nangyayari yun. Siguro nga, mga kapatid, mahirap ang buhay. Pero, ganun na bang halaga ng anak mo at apo mo para ipagbili mo? Halimbawa, sa internet, nakakalungkot po ang nakikita natin sa mga balita. Ang mismong nagbubugaw sa kanilang sariling anak at apo, sariling magulang, sariling lolo at lola, sa halaga, at ang nakakalungkot pa, para lang pangbili ng ilang kilo ng bigas, para may maiulam, at ang ikakatwiran, pambili lang ng pagkain, kaya nagawa iyon. Ganun na ba kahalaga ang halaga ng iyong apo, iyong anak, ng isang tao? Ngayong araw na ito, mga kapatid, huwag lang natin matahin si Judas at gawin siyang napakasamang tao sapagkat gaya ka na sinabi ko nga ng Linggo ng Palaspas, ngayong mga mahal na araw, habang pinapakinggan natin ang mga tauhan sa istorya ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa Sareno, humarap din tayo sa salamin. Yung mga pabago-bagong tao nung Linggo ng Palaspas,
humarap tayo sa salamin, pabago-bago din ba tayo ng isip? Si Pedro na ang lakas ng loob, mangako, pero mabilis pa sa alas 4, kinain ang salita. Kinakain din ba natin yung salita natin? Sinisira din ba natin yung mga pangako natin? Magaling lang din ba tayo magsalita? Yung mga alagad na kumalalas at iniwan si Jesus pagdating ng kagipitan, umaalis din ba tayo? Kumakalas din ba tayo pag panahon na ng kagipitan? Si Judas na pinawalang halaga, pinili pa ang napakamurang halaga para ipagpalit kay Jesus. Gaano ba talaga kahalaga si Jesus sa atin? Talaga bang mas pinipili natin ang mas mahalaga sa buhay? Meron nga po kung kilala. Hindi na kinakausap yung kapatid niya kasi yung kapatid niya nawala yung kwintas na hiniram sa kanya. Kwintas ba ang halaga ng kapatid mo? Halos bugbugin mo yung anak mo dahil nabasag ang TV? TV lang ba ang halaga ng anak mo na halos mata lang ang walang latay? Mga kapatid, madaling sabihin, mahal ko si Jesus, mahal ko ang taong ito, mahal ko ang buhay ko, pero maging buhay mo, ipinagpapalit mo sa kung ano lang, sa bandang huli, wala palang halaga, lalo na sa Diyos. Yung palang akala natin, napakahalaga. Diba sabi nga ng Panginoon, anong halaga, anong saysay, makuha mo man ang buong mundo, pero mawala sa iyo ang kaluluwa mo. Hindi mo pa nga nakuha yung buong mundo eh, ipinagpalit mo na ito sa kaluluwa mo. Hindi pa nga buong mundo yan. Kapiraso pa lang, ipinagpalit na natin ang kaluluwa natin. Ipinagpalit na natin ng Panginoon. Ipinagpalit na natin ang prinsipyo natin. Ipinagpalit na natin ang paniniwala natin sa Kanya. Mahal ba talaga natin ang Diyos? Gaano ba talaga ang halaga ng Diyos sa buhay natin? Mga kapatid, kung tatanungin si Jesus sa Sareno, gaano niya tayo kamahal? Tingnan lang po natin ang krus. Kung tatanungin si Jesus sa Sareno, gaano ba tayo kahalaga? Tingnan lang natin din po ang krus. Sapagkat sa krus, ipinakita ng Panginoon, mahal na mahal na mahal niya tayo. Kahit alam niya, hindi natin matumbasan ang pagmamahal na iyon. At sa krus, ipinakita ni Jesus sa Sareno, mahalagang, mahalagang, mahalaga tayo sapagkat ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang buhay, ang naging kapalit nito. Kaya sa susunod, mga kapatid, kapag natutukso kang murahin ang kapwa mo, baliwalain ang kapwa mo, tandaan mo, mahal yan. Mahal yan dahil mahal yan ni Jesus. Mahal yan dahil buhay ni Jesus ang naging kapalit para sa Kanya at para sa atin. Sa paglapit ng pinakapuso ng mga mahal na araw,
magpasalamat tayo sa Kanya sapagkat ipinakita Niya at ngayon ay ipinapaalala sa atin gaano tayo kamahal, gaano tayo kahalaga sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, tagayang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos, alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo sa Kanyang lingkod. Ang ating tugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nadaranas na hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng papapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway mapalago ng ating pananampalataya sa Panginoon, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng dagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mo ang pagganap namin sa pagsasakalusuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang
sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at buong pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung ang pagmamahal namin ay bukang bibig lamang, sapagkat may mga pagkakataong mas pinipili namin ang iba kaysa sa iyo. Mas pinipili namin ang pera, kapangyarihan, kasinungalingan, pakikisama, kaysa sumunod sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami, Panginoon, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo na nagmahal at nagpahalaga sa atin. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Iyong pagbabalik,
pagtawag ko sa'yo. Sa bawat hakbang mong palayo, nananangis tongyaring puso, hangat pa rin ang piling mo. Paanong di kita ibigin? Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambada ni Jesus Nazaret. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit, magmahal sa ating kapwa. At sana nga po, lalo na sa mga tatlong araw na susunod, ito ang pinakapuso ng mga mahal na araw. Sana po, bigyan natin ng halaga ang Diyos si Jesucristo sa kanyang pagsasakripisyo at pagmamahal sa atin. Pagbibigay oras at pagbibigay lalim sa mga darating na araw. Lalo na, magkaroon ng tunay na pagmamahal. Hindi lang basta gawin yung mga tradisyon, kung hindi magkaroon ng tunay na pagmamahal sa mga darating na araw. Sa krus, ipinakita ni Jesus Nazareno gaano niya tayo kamahal, gaano tayo kahalaga sa Kanya. Makita nawa natin ito sa ating sarili, sa ating kapwa, at higit sa lahat, sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at pagmamahal ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasabi.
isamba ka namin. Pinipintuo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming.